Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kamusta naman kayo? If napapansin niyo, shorter si Ate Girl niyo kasi I'm broken. Charot! So for today is mag-share ako sa inyo ng mga tips kung paano kayo makakuha ng free products or ng PR packages. So meron ako mga ipapakita sa inyo na mga PR packages na pinadala lang sa akin last week. So i-unbox natin sila. Actually, kaunti lang naman to. And actually, dalawa lang dito yung PR packages ko. Kasi yung isa pa nalunan ko siya sa giveaway. Pero since it's unboxing, isasama ko na rin siya. So habang nag-unbox ako guys, is magbibigay na rin ako sa inyo ng tip kung paano makakakuha ng free product. So ang tip number one ko sa inyo is dapat malaki yung audience nyo. Dapat malaki yung followers nyo, like nasa 10,000, 3,000, 4,000. Kasi may mga company na tumitingin sila sa audience na meron ka, sa followers na meron ka. Kasi if kaunti lang yung followers mo, paano makikilala yung products, di ba? So dapat talaga is malaki yung audience mo. Naalala ko guys, nung first time ko, siguro last year lang ako nag-start. I think last year lang ako nag-start. At meron na ako mga nakakollab na brand, yung ibang international brand pa. So I think yung mga brand na nakakollab ko is nasa mga 10 to 15. 10 to 15 na yung mga brand. I mean yung mga company or brand na nakakollab ko. So hindi ko siya sinasabi to brag or ipagmayabang. Sineshare ko siya sa inyo kasi part siya ng content na ito, part siya ng video na ito kasi tatalakayin natin siya. So kailangan ko siya i-share sa inyo para ma-inspire din kayo na okay lang pala kahit kaunti lang yung mga brand na nakakollab. Kasi nung nag-i-start ako guys, actually, oh my god, iiyak ako, charot. Actually, kaunti lang yung mga brand na nakakollab ko. And wala talagang gusto makipag-collab sa akin nung nag-i-start ako. Kasi, kaunti lang yung followers ko. And, ano ba yung app? Wait lang. So, ayun guys, medyo iyahin ako sa mga ganitong part, sa mga ganitong scenario. Kasi, kapag nag-look back, tapos kapag titignan mo yung sarili mo ngayon, parang, ang laki achievement siya, diba? So, ayun guys, yun yung gusto ko i-share sa inyo na okay lang kahit kaunti lang yung mga brand na nakikipag-collab sa'yo. Ang importante kasi is meron na ikipag-collab sa'yo. Kasi nung first time ko, yung nag-start ako guys, ang followers ko lang nag is 1,100 sa Instagram ha. Minsan kasi sa Instagram sila tumitingin ng audience na meron ka. Tapos, nung sa YouTube, ang meron lang ang subscriber sa YouTube nun is I think 500 lang. Wala pa ako sa 1,000 nun eh. Siguro 200 to 500 lang yung subscribers ko nung nag-start ako sa YouTube. At ang pinakaunang nakipag-collab sa akin is local brand siya guys. Local company lang siya dito sa Pilipinas. So it's Beauty Vault. So parang sila lang yung nag-reply sa akin that time. Kasi sa lahat ng in-email ko, sila lang yung nag-reply sa akin na okay daw, tinatanggap daw nila ako. I mean, payag daw sila sa collab. Tinanggap nila yung parang business proposal ko. I mean, yung email, parang proposal letter, tinanggap nila yon. So guys, sa lahat ng in-email ko, actually, sobrang dami ko in-email nun eh. Siguro na mga nasa 10 to 20 na brand or company yung in-email ko. So, sa 10 to 20 na yun, isa lang yung nag-reply sa akin and it's Beauty Vault, guys. Actually, hindi sila tumingin sa, pang feeling ko nun, hindi sila tumingin sa audience na meron ako eh. Parang, chinet nila, parang, kumbaga, binigyan nila ako ng opportunity para makapag-start, maging content creator. Kasi, alam mo yun, sa lahat ng binigyan ko ng proposal letter or business letter, kumbaga parang ganun na rin, parang business letter, pero proposal letter po yung sinend ko sa kanila. Sila lang talaga yung nag-reply sa akin. And thank you sa opportunity na binigay nila sa akin. Kasi sobrang, parang dun sa opportunity na binigay nila sa akin is nakapag-start ako or mas lalo ako na-inspired na ipagpatuloy yung bagay na gusto kong gawin. So, ayun yung first tip, guys, yung audience. Bago ka mag-start as content creator, dapat malaki yung audience mo. If gusto mo makakuha ng free products, ayun, iiyak pa rin ako. Iiyakin talaga sa mga ganito, promise.
If gusto mo makakuha ng mga free products sa mga company or sa mga brand, dapat manaki yung audience mo. Kasi may mga company talaga na tumitingin sa audience mo, guys. Kasi if bibigyan ka nila ng free products, tapos wala naman mangyayari. Kumbaga kasi, kaya ka nila binibigyan ng free products is to influence others to buy their products. So, if kaunti lang yung audience mo, paano ka makakahikayat na bilhin yung products nila? So, parang ganun. Kaya may mga company na tumitingin talaga sa audience na meron ka. So, if ang audience mo lang is, sa Instagram is 100 to 500, 50-50, hindi ka makakakuha ng PR packages or ng free products. Pero, may mga website din kasi na hindi sila tumitingin sa followers na meron ka. Pero, ang kapalit nun is magre-review ka ng mga products. So, doon ako nag-start, guys. Doon ako nag-start ng makakuha ng mga PR packages. So, ang first website na i-share ko sa inyo is yung Review Hunters. Ayan. So, para hindi ako mahirapan magsabi ng mga brand na pwede nyo makakollab or company na pwede nyo makakollab, is gagawa ko ng slide dito sa video na to na nakalagay doon yung mga website kung saan pwede kayong mag-sign in para makakuha ng free products or ng PR packages. Pero may kapalit yun, guys, okay? Kapag binigyan ka nila ng free products or ng PR packages, kailangan maggawa ng review yun. If ikaw yung tipo ng tao na gusto or mahilig sa mga skincare products, I think magugustuhan mo yung part na mag-review ka ng mga skincare, ganito, ganyan. Pero guys, mahirap siya kapag mahirap siya isipan minsan ng caption or mahirap siya isipan kung paano ka mag-i-start mag-sulat ng review. So, if gusto nyo makakita kung paano magsulat ng mga product review, you can visit my Instagram account. Madami ako mga review dyan and I think marami kayong matututunan sa akin. I mean, sa way ng pag-review. I mean, hindi naman ako professional gumawa ng mga product review. Pero okay siya sa mga beginner na gustong gumawa ng product review or gusto pasukin itong career na ganito, yung pagiging content creator. If gusto nyo magkaroon ng idea kung paano gawin yung ganito or ganyan, visit my Instagram account tapos follow nyo na rin ako. So, ang dami ko chika, hindi ko na siya na-unbox. So, eto is, napanalunan ko siya sa isang giveaway. Eto, ayan. Sorry guys, lutang. Actually, nagkupit na siya ng mother ko pero hindi ko pa siya na-unbox. Literal na hindi pa talaga. Ngayon pa lang. So, eto. Ito yung napanalunan ko na giveaway. Ito, Hyajin. Hyajin. Di ko alam yung tamang pronouns. Pero dahil Filipino tayo, Hyajin ang basa ko dyan. So, ito yung napanalunan ko na giveaway. Masyado akong tawag doon. Masyado ako na overwhelmed. Kaya ako naiyak. Kumbaga kasi, dati pinapangarap ko lang to. Tapos ngayon, meron na akong mga nakaka-collab na international company, diba? So guys, ayun, if may gusto kayo, tuloy nyo lang kasi hindi nyo naman alam kung saan kayo dadalhin nito. Hindi nyo malalaman yung future. Pero ang mahalaga is, may ginagawa kayong progress or may ginagawa kayong something na papunta sa pangarap nyo. Kasi if wala kayong gagawin, example, ang pangarap mo ay maging artista, pero hindi ka naman nag-audition at nasa loob ka lang ng bahay, paano ka magiging artista, diba? So, parang ganun. Kailangan mo gumawa ng isang way para maabot mo yung mga bagay na gusto mo or mga bagay na gusto mo. I mean, yung mga pangarap mo, diba? Paano ka magiging isang teacher kung hindi ka naman mag-aaral? So, parang ganun siya. Kailangan mo talaga may gawin para maabot mo yung mga pangarap mo. Hindi yung higa ka lang tapos yung pangarap mo yung pupunta sa'yo. Hindi siya ganun. So, if napapansin nyo guys, sa mga ginagawa kong product review, is hindi na ako nag-aayos ng mukha ko. I mean, hindi na ako nagpapalit ng damit. Itong damit na ito, pang bahay ito eh. Pero ayun, tinatamad kasi ako. So, ayaw, hindi na lang ako pansin kapag nakita niya na gusot-gusot yung mga damit na nakikita niya sa mga vlog ko. Kasi nakakatamad mag-ayos. So, ayun, na-unbox ko na siya, guys. Ayan, so, no, then, ayun. So, kaya ako pinasok yung ganitong klase ng career. Kasi,
mahilig ako sa mga skincare. So ngayon, hindi na ako nagpupunta ngayon sa mga Watson, sa mga department store, kasi may mga nagpapadala na sa akin ng skincare. So, less gasto siya for me kasi hindi ko na kailangan bumili sa mga department store, sa mga Watsons, kasi madami na akong skincare dito sa bahay. And yung iba kasi hindi ko talaga nagagamit. Naka-stock lang siya. So, I think yung iba din is papag-giveaway ko. So, abang-abang kayo dyan, mga sis. So, ito yung napanalunan ko. Whitening cream. Ayan. So, mahilig ako sa mga whitening cream, sa mga whitening lotion. So, the best. So, itatry ko siya tapos gagawan ko din ng review soon. Kasi madami pa ako mga naka-standby na video dyan sa phone ko. And hanggang ngayon is hindi ko pa na-edit. Pero sana soon, ma-edit ko na siya at sipagin ako lalo. Kasi next month is last ko na yun na vacation sa school. Kasi August start na ako ng online class ulit. So, magiging busy na ulit si ate. So, hindi lang yun yung pinigay nila sa akin. Meron din akong... Actually, ito lang talaga yung napanalunan ko. Pero meron pa silang binigay sa akin. Mga ganito. Ano ba to? Ayan, mga mask. From Hygiene. Ayan. If napapansin nyo guys, minsan hindi okay yung face ko. Kasi minsan, hindi siya dahil sa mga skincare. Hindi dahil madami akong tinatry sa face ko. Hindi kasi, etong bakasyon ko is... 3 a.m. na po ako natutulog. And minsan, hindi talaga kinakaya ng skincare yung mga ganun. Kasi kung gaano man kamahal yung skincare mo, gaano man kaganda yan, if nagpupuyat ka at kain ka ng kain ng mga oily foods, titigyawatin ka naman. So, minsan, hindi lang talaga siya dahil sa skincare, hindi dahil hindi ko hiyang yung products, hindi din dahil pangit yung product. So, ayun. So, talakayin naman natin yung sinasabi ko kanina, yung tinutukoy ko kanina, na business proposal or proposal letter. So, if gusto mo pasukin yung ganitong career or yung ganitong pagiging content creator, dapat handa ka sa gagawin mong proposal letter. I mean, dapat professional siya kasi yun yung mga isa-send mo sa mga company, sa mga international company, or sa mga brand, ganyan. Kasi, syempre, di mo naman pwedeng sabihin na, hey, are you open for collab? Ganto, ganyan. Let's collab. Parang, di ba? Ang weird naman. Syempre, iba yung dating sa company if ganun yung gagawin mo, di ba? So, kailangan mo talagang gumawa ng business proposal or ng proposal letter. So, meron na kayo mapakita sa inyo na sample ng isang proposal letter. Ayan. So, if gagawa ka ng proposal letter, make it professional. Dapat nakalagay dun yung insights mo sa Instagram. Ano yung insight? Yun yung parang, kumbaga, percentage ng audience na meron ka. Yung engagement rate mo, ipapakita mo rin yun. So, yung insights and yung engagement rate, guys, is iisa lang yan. So, if magsesend ka ng proposal letter, ilagay mo din dun sa proposal letter mo kung ilan yung insights mo. Tapos mag-send ka na rin ng proof ng screenshot na ganun talaga yung insights mo. So ipapakita ko sa inyo yung insights ko sa Instagram. Ayan. Actually, para tumaas yung insights mo sa Instagram o yung engagement rate mo, is ganito kasi yung ginagawa ko. Sumasali ako sa mga engagement group. So ano nga ba yung engagement group, guys? Yun yung like for like and comment for comment. I think wala naman masama dun if sasali ka sa mga ganung engagement group. Kasi actually, karamihan sa mga content creator sa Instagram is sumasali sa mga engagement group. So, ayun. So kaya mataas din yung insights ko kasi sumasali ako sa mga engagement group. Actually, meron akong 3 engagement group. Tapos... ayun, hindi na ako sumali sa ibang engagement group kasi hassle siya. Siyempre kapag nilike nila yung post mo, kailangan inalike mo din yung post nila. Kapag nag-comment sila sa'yo, dapat magko-comment ka din sa post nila. So, ganun siya. Lalo na if busy kang person, dapat hindi ka kumukuha ng mga sobrang dami. I mean, hindi ka sumasali ng sobrang dami engagement group kasi unfair naman yung sa iba. Like, mag-engage sila sa'yo, tapos hindi ka mag-engage pabalik sa kanila. So, unfair yun para sa kanila. So, if sasali ka sa mga engagement group, make sure na kaya mo yung responsibility. Hindi sasali ka dahil lang sa
like for like and comment for comment. I mean, sali ka lang para sa sarili mo kapakanan, tapos hindi mo iisipin yung iba. Like, bahala kayo dyan, hindi ko ina-like post nyo. Huwag ganun, guys. Kasi, kaya ka nga sumali ng engagement group para matulungan yung iba and matulungan yung sarili mo na tumaas yung insights para makakuha ka rin ng madaming collab sa ibang company. So, ayun lang. Tapos sa proposal letter, dapat doon nakalagay kung bakit gusto mo sila makakolab, ano yung benefit na makukuha nila sa'yo kapag binigyan ka nila ng free products or ng PR packages, ano yung willing kang gawin for them. So, for example, ako, pag nakakuha ko ng mga PR packages, is ginagawan ko ng review sa Instagram, sa FB page, and sa YouTube. So, ayun lang naman, guys. So, i-unbox na natin to, itong isa. Ito ay from Vibrant Glamour. And, bakit na ako pinadalhan ng PR packages is because... Bakit nga ba? Kasi pipiyapagawa sila sa akin na video for 10 seconds. So, kanina ako pinadalhan ng PR packages. So, ayun yun, guys. Yun yung tinutukoy ko kanina. Bakit sila nagpapadala ng PR packages or ng mga free products. Hindi kanila papadalhan ng PR packages, guys, or ng free products dahil sa wala lang. Okay, lahat yun is may kapalit. May kailangan kang gawin for them. So, kaya minsan nakaka-stress din siya kasi may mga deadline na dapat intindihin. May mga deadline yung mga brand minsan. Kapag sinabi nila na, I need this, ganito ganyan, on May 15. Dapat by May 15 is makakapagpasa ka na. Pero pwede ka naman malate sa pagpasa. Pero medyo hassle siya kasi mag-explain ka pa, ganito ganyan, diba? So, ayun, magpasa ka na lang on time. Eto. Tapos kapag may mga pinapagawa silang ano, video, may bayad yun, guys. If malaki yung audience mo, mataas yung insights mo, yung engagement mo, humingi ka ng talent fee. Huwag ka mahihiyang humingi ng talent fee, guys. Kasi, ano yun eh, parang part yun ng career mo. Kapag tumataas yung insights mo or yung engagement rate mo, dapat nagkakaroon kaya ng talent fee. Pero if maliit pa lang yung audience mo, huwag ka muna humingi ng talent fee, guys. Kapag kaunti lang yung audience mo, walang talent fee. Kasi, di ba, binigyan ka na nga nila ng free products. Tapos, babayaran ka pa nila ng talent fee. So, ganun minsan yung mga ibang company. Kapag binigyan ka ng free products, wala nang talent fee. Pero, if sila yung may gusto sa'yo, tapos meron sila ipapagawa sa'yo, pwede kang humingi ng talent fee. Pero, if ikaw yung kusang nalapit, guys, tapos gusto mo makakuha ng free products or ng PR packages from them, bibigyan ka nila ng free products, pero wala nang talent fee. Ganun yun. Kasi konti pa lang naman yung audience mo. And feel nila, hindi mo pa deserve bigyan ng talent fee. Pero if sila yung kusang lumapit, go ahead. Humingi ka ng talent fee. So guys, if papasukin nyo yung mga ganitong career, make sure na nag-enjoy kayo sa pinagawa nyo. Kasi if hindi, wala. Pangit yung magiging outcome ng ginagawa nyo. So, ayan. Ayan yung pinadala nila sa akin. Another skincare, and this one is anti-acne. So, dahil meron ako mga pimples as of na. Oh, I think wala naman akong pimples. Puro mga dark spots na lang. So, ayun. So, ang next tip ko sa inyo, yung pang third, is dapat unique. Unique dapat yung mga ginagawa mo sa Instagram or sa social media accounts mo. So guys, nung wala pa ako natatanggap ng mga free products or PR packages from company or sa mga brand, is bumibili ako ng mga skincare na i-review ko. Tapos ipopost ko siya sa Instagram, sa FB, and dito sa YouTube. Tapos, ayun. Ang ginagawa ko is gumagawa ko ng something na unique. Alam niyo yung mga pinopost kong mga parang flat lay sa Instagram? Ganun yung gusto kong iparating. Kasi kapag i-visit ng isang company yung Instagram mo, dapat something catchy siya sa mata nila. So, dapat yung mga flatline na ginagawa mo is unique. For example, ayan. Hindi ko masasabi na unique yung gawa ko kasi sobrang simple lang naman niya. Pero, dapat something catchy sa paningin ng iba. Sa paningin ng company na gusto mo makakolab. So, importante talaga na maganda yung feed mo. Kaya lang yung feed ko kasi sa Instagram is magulo siya.
sobrang gulo niya. Gusto ko siya ayusin, pero ayun, hindi ko siya maayos-ayos. Isa yun sa mga advantage, guys, kapag malinis yung feed mo. Madaming company na nalapit sa'yo para bigyan ka ng free products or ng PR packages kapag maganda yung feed mo, malinis, ganyan, tapos maganda yung mga flat lay, tapos unique, catchy sa eyes nila, di ka mahirapan makakuha ng free products. Sila pa mismo yung nalapit sa'yo. So, number 4 is authentic. Dapat yung mga product, if gusto mo rin maging content creator, gusto mo pasukin tong pag-review ng mga products, sa mga skincare, ganyan, make it authentic. So, ano nga ibig sabihin ng authentic? Tunay. Dapat yung mga review na gagawin mo is authentic siya, guys. Tunay. Hindi katang isip lamang. Hindi yung ini-eme-eme mo lang yung mga review na gusto mong gawin. Actually, mahirap man talaga gumawa ng product review. Lalo na if kaptulad kita na hindi ganun kagaling sa pag-i-English. Ano yun? Parang challenge yun sa'yo. Pero dahil nga sobrang dami ko nagawa ng review, I think kahit paano is nag-improve ako sa English skills ko. Kahit pa paano naman, di ba? So, ayun guys, isa yun sa mga challenge na dapat handa ka. So, ayun, kapag gawa ka ng review, make it authentic. Dapat tunay. Kasi kapag tunay yan, guys, like hindi mo siya ginook. Maraming company din yung lalapit sa'yo para gawan mo ng review yung product nila. Ako kasi, puro skincare yung mga nire-review ko. So, ang mga dumadating sa akin is puro skincare. Pero ngayon this year is gagawa na ng mga makeup look, ng mga review about sa makeup, para naman makeup naman yung dadating sa akin. So, ang panglima natin, ang last natin is determination. Dapat kapag papasukin mo yung ganitong klase ng career, guys, or ng ganitong klase ng trabaho, is masipag ka. Determined ka sa pangarap mo. Kumbaga ganun siya. Kasi if hindi ka determined and medyo tamad ka like me, I mean, okay na naman maging tamad minsan. Kasi minsan niya tamad din talaga ako gumawa ng mga film. Mag-film, mag-video, mag-vlog, ganito, ganyan. Kasi, alam niyo ba, ang mga ganitong klaseng career, ang pinakamahirap is mag-edit. Kung sila Alex Benzaga, sila Ivana Alawi, meron silang editor, meron silang videographer, tapos tayo mga small content creator is tayo lahat gumagawa nun. Kaya sobrang tagal ko din matapos sa pag-e-edit. Kasi maraming kailangan tanggalin, marami akong mga bloopers. Kasi if mapapansin nyo, medyo bulol ako eh. So, ayun. So, ayun guys, yun yung gusto ko sabihin na dapat determined ka pa rin sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi if hindi ka determined, guys, pangit yung outcome na magagawa mo. For example, kapag tinatamad ako, sobrang pangit na nagagawa kong flat lay. For example, ayan. Tapos ayan. Diba? Yung eto is tinamad ako niyan. Kaya pangit yung outcome. If mapapansin nyo, madilim siya, tapos sobrang warm niya, which is ang pangit. So, ayun. Kapag tamad ka, wag na wag mong ipipilit kasi pangit talaga yung outcome na magagawa mo. So, ayun. Na-open ko na siya. So, buksan natin. Check natin ang anong laman. Ayan. Merong silang binigay na ganito. Sobrang laki ng box, pero ito lang binigay nila sa akin. Joke. Siyempre, joke lang. Ayan. Ito ay from Skin 1004. Yun. Galing to sa kanila. Ayan. So, ayun lang naman guys, dapat determine ka sa mga bagay na ginagawa mo para maganda yung outcome na gagawin mo. Kasi if tatama rin ka, promise, pangit talaga yung outcome na magagawa mo. So guys, sa dulo ng video na to is doon ko ilalagay yung mga company na pwede nyo pagsenda ng proposal letter. Kasi sila yung mga company na hindi tumitingin sa followers na meron ka or sa engagement rate na meron ka. So, maybe 80% pwede ka mabigyan ng free products or ng PR packages. Tapos mga websites din na kung saan pwede kayong mag-sign in para makakuha kayo ng free products or ng PR packages. So, that's it. Thank you for watching and I will see you all on my next one. Bye!